Surprise mo talaga ako, sir, sa bigas at hindi ko akalain. Kasi natutuwa ako na magkita yung pagsisikap ninyo. Kaya ako, pagka nakita ko ng sumikap ang tao, binabalikan ko talaga yan. Ayan, dinagdagan pa natin. Salamat po talaga sa inyo, sir. Hindi po namin akalain na ganitong tulong sa amin. Kasi bihira lang yung ganitong mangyari pag dumating sa isang tao. Dito na po kami, kumbaga, kumukuha ng lakas. Hindi po talaga namin sayangin yung tulong niyo, sir. Wow, ka-exercise man tayo. Good morning. Good morning. Oh. Ay, siyempre nangako ako magbigay akong bigas, 'di ba? Oh. Kumusta kayo? Okay. May napasok si Bernard? Okay, oh, sir. Nag-eskwela po siya. Hmm, ito agad dala namin yung mga bigas. Surprise ako sa lahat. Ayan, limang ano ito, 25 kilos. Ano makatindi? Oh, chinilas ako. Sige. Pasok ko na ha. Oo. Wala si Neil, nagpabunot ng ngipin. Saan natin ilagay, kuya? Dito na sir, ako na mag-ano. Dito lang? Okay, sige. Ayan. Wala si Neil, nagpabunot ng ngipin. Dahan doon. Nadanlog si Ate Pits? Oo, ganyan man yun si Ate Pits. Nadanlog talaga yan. Sa tamang tao lang madanlog, okay lang. Bo, danlog nga pala. Bo. Dan. Wah, hindi pala tayo nakabili ng kiluhan ha. Para per kilo sana ang tindahan nila eh. Bumili rin pala kay Kapon. Ayun. So ayan, limang sako mga kapobre. Tag 25 kilos. Oh. Wow, ka-exercise man tayo. Sige pa, ang gawa mo nang nito ah. Daming order eh, no? Grabe yung order. Kayo na bahala magpa-ikot-ikot. Kahapon sir, ano? Naubos kasi yung bigas namin noon. Tapos, ano, nagpapunta ng bayan, tapos nagbili ko. Ano yung benta dyan, inaano ko sa bigas. Oo. Pero mas nakakatipid po talaga kung may sarili na kami sasakyan. Kasi ano sir, yung pamasahe kasi ng isang ano ganito, parang pamasahe din ng tao. 100 din? Oo. 80 pesos, no? Kaya, doon, imbes yung tubo noon, makaikot-ikot pa, pinaparuling-ruling ko yung benta para alam ko anong yung items na wala, makupunta sa iba. Oo. Pero yun po, mabenta talaga po, sir, yung bigas. Kaya nga, dinalan agad kita bigas eh, para mapalago talaga ninyo. Kasi maraming mga kumikita talaga sa bigas. Kahit yung nanay ko, ganyan kinagawa niya. Maliit lang din yung tindahan ni nanay. Parang, malaki-laki lang dito ng konti, siguro mga tatlong ganito. Ang space lang yung malaki kasi bahay rin ng ate ko yon. Pinagawa niya yung ate ko kasi nasa Singapore. Oh, doon rin nagtrabaho. Parang ano rin yun, ng grabe rin pinagdaanan yun. Oh. Surprise po talaga ako, sir, sa bigas at hindi ko akalain na ano. Kasi kung sa puhunan po eh, mas malaki kasi sir ang puhunan ng bigas. Oo, tama. Malaki. Tama. Tapos mahirap po ba i-ruling? Kaya kung may benta, Sabado po, makakabinta kami ng mahigit 2,000. Yun na po yung isang sakong ano na doon po, bigas. Oo, oo. Kaya yun ang pinapaikot-ikot namin. Para lang ba may stock dyan. Tapos yung sa binta ng tindahan, hindi po yan namin ginagalaw kahit magkano po. Kasi tindahan-tindahan lang po talaga yun, sir. Oh. At saka ang kumikita talaga ang mga tindahan, yung mga ganitong mga sari-sari store, sa talaga ito sinasabi mo, bigas. Ito talaga number one kailangan ng tao. Bigas po. Pangalawang, ano, ang pangalawang mabenta sa mga baraka, katulad ni nanay, mga inumin. Inumin po. Totoo yun. Talaga yan. Kasi tao, pag nakabili ng bigas,
Meron talagang iinom talaga, so, lalo pag Sabado. Ayun nga po. Tapos sila, makabinta sila na, makabili ng tandua, yun. May binta na ulam, mga paan ang pulutan nila, yun. Ayun. Yun po ang mabinta dito, sir. Ang mga frozen products. Frozen po. Yun ang ano dito. Kasi hindi na mawala sa ano ng tao na, pag alam mo, pagod sila sa katrabaho sa bukid ng isang mag-araw, bibili yan sila ng isang kilong bigas. Tapos, may isang pampatulog din baga kung sa sinasabi ng iba. Okay lang yung ganun, pero hindi lang magsubra. No? Kasi kung hindi sila inom, wala ka rin kita. Kailangan mabinta po talaga ang inom dito, tsaka bigas po. Oh. Kaya, laking pasalamat ko po sa iyo, sir, tsaka kasamahan niyo po sa team vlogger na walang sawa, tsaka mga sa sponsor na binigyan niyo po ako ng bigas. Tsaka, yun po. Sana po ay gabayan kayo ng mahal na Panginoon. Tsaka marami pa po kayong matulungan, sir. Aww. Kasi natutuwa ako na magkita yung pagsisikap ninyo. Katulad yung unang binigay namin sa tindahan ninyo, ayan, hanggang ngayon, napapaikot ninyo. Ito, nakikita ko, dami ng karga, tapos dinagdagan mo ng bigas. So, ako naman, nangako ako na pag galing sa Mindoro, magdadala kami ng bigas para sa iyo. So dahil ang ani ko naman sa Mindoro ay halos bininta ko yun, yung ani, kasi pag i-stack mo nga ang palay, talagang ano rin, nang matagal rin yung pera, no? Kaya ginawa ko, bininta ko rin doon. So ito, binili ko dito sa Kalibo ito. Kanina binili namin para mayroon kayo. I-stack na muna tayo sa lima. Then ikaw na bahala dito magpalago. Oh, kayang-kaya mo na yan. Then later on, pagka medyo umangat-angat na yung tindahan mo, pwede na tayo makabili ng kung ano, kung halimbawa sa transportation, paano makaano. Salamat, pwede na tayo makaano ng motor, ganyan. Okay po, salamat po. Salamat po talaga sa inyo, sir, ha? Kasi ito yung pagkakataon na hindi po namin akalain na ganitong tulong sa amin. Kasi bihira lang yung ganitong mangyari pag dumating sa isang tao, eh. Kaya nga kami, nag-uusap ng asawa ko, pati yung anak ko, sa Bernard, hindi po namin sayangin, sir, yung tulong nyo sa amin. Kasi dito na po kami, kumbaga, kumukuha ng lakas na hindi po talaga namin sayangin yung tulong nyo, sir. Ayan. Sige, salamat po. Kaya nga nakikita ko yung pagsusikap ninyo. Kaya ako, pagka nakikita ko ng sumikap ang tao, binabalikan ko talaga yan. Ayan, dinagdagan pa natin mga kapobre. Kasi ito sila, noong unang pagbisita namin dito, may mga previous itong mga nangyari din sa kanila, eh. Na mayroon ding kunwari magtutulong, tapos na ano pa sila, na sa halip sila ang tulungan, yung lumapit na yon sa kanila, hindi pa nakatulong, naloko pa. Ayan. Kaya sabi ko, mag-ingat sa mga taong lumalapit sa kanila. Lalo na ngayon, mag-ingat din sa mga taong nagme-message kay Bernard, ano, akala mo kung maganda ang intention, yun pala hindi. So, i-verify talaga palagi. Okay po, sir. Lalo yung halimbawa, maghingi ng GCash number, tapos yung GCash mo, kunin yung OTP, ganyan-ganyan. Magkat ba dito mag-loading station ka? May loading, may walang signal dito, no? Minsan, sir, wala po. O, walang signal, kaya yun ang ano. Ano ang maganda dito? Yung Wi-Fi pisonet? Yung pisonet po, sir. O, magkano ang puhunan sa pisonet? Ko alam kasi minsan 5 piso lang po yung lugulog namin. Ano sa kanila dyan? Ah, meron na dito sa kabila. Dalawa yan dito. Dalawa na. Piso. Tapos may nagpunta, may nagpunta dito, sir, na tinatanong kami kung gusto namin magpalagay ng ganun. Sabi ko, wag muna. Sila ang maglalagay? Tapos magbayad lang daw po kami. Oh, magkano ang single sa inyo? Hindi ko po, sir, alam pa. Hindi ko po tinanong. Pwede kasi yan, yung piso net niya. Maganda yan. Maganda kasi mayroon kayo dagdag nga kita yan. Pero ikaw yung mag-ano yan. Ikaw talaga. Kasi kung sa kanila, may share din kasi sila yan, eh. Parang sa tubig ko dati. Parang mas maganda. Hulog-hulog na tubig. Tayo ang magpapatayo. Oo. Ganyan. Kasi pag sila ang mag-install sila, parang ano lang yata, parang kuryente lang yata ang babayaran.
sa kanila. Ganun sa parang porsyento po. Porsyento lang kayo? Kung sila po mag... Pag ano, sila ang mag-finance? Opo, sir. Ikaw talaga ang bumili. Kaya dapat ikaw mismo ang bibili ng machine para 100% sa iyo ang kita. Opo, sir. Parang wala din naman. Walang mangyayari, ano? Pakaunti lang. Kasi, ano kasi, pero si Bernard kasi, sir, believe ako, once kasi may magbinta, nililista niya po kasi yun. Nabawa yung shampoo, 7, inilista niya doon, tapos pag awit niya ng hapon, i-total niya yan kung magkano yung benta doon. Tapos, kung magkano ang kita. Sa isang araw. Pag umaga, dadali niya yan sa eskwelahan. Pagka uwian ng hapon, magbibili siya. Ganon siya. Kaya, muna replenish ang tagad. Replacement. Nakaroon kagad ng kaya replacement. Kaya nakikita niya yung sa isang araw magkano po yung tubo. Kaya nag-isip niya nun, may tubo tayong ganito, dapat idagdag natin ng ganito. Ganon po siya. Kaya nag-isip siya nun na magbenta ng mga prosin na baboy, mga ganon, tapos mga manok. Yan po. Parang hindi ka na talaga sasadya na mamamasahi ka para sa pamamalingki lang, para sa tindahan. Kung sa aton, sa aklanon, ay ginulayhon, ano nga sa Tagalog yan? Ginulayhon. Pasabay, parang ganyan. Sinabay na. Kaya nga sabi ko, sige lang muna na pag ano. Kaya sabi niya, mama, mas malaki talagang tipid kung meron tayong motor. Kasi nga yung like bugas, mahal kasi sir, pamasahe. Tapos yung karton na yan, may pamasahe din kasi sir. Pag halimbawa sumakay ka, yung may karton mong bitbit, may pamasahe pa yun? Pamasahe po sir, 30 po yung isang malaki, tapos yung maliit, 20 pesos po. Kaya yung pamasahe mo doon, makakatipid. Kasi kung may motor ka, gasolina lang po. Back-unport na po yun. Kasi hindi na po siya mahirapan mag-pag ano ng school. Ngayon, excited yun ngayon kasi sasali siya sa mga activities. Dancer. Very good. Sige. Yan muna ang ating mai-provide ngayon, no? May kapobre. Salamat tayo sa Panginoon na patuloy tayong binibless at nakatulong pa rin tayo sa ating mga kababayan, kahit pa konti-konti lang, mga kapobre. Salamat sa inyong suporta, sa inyong lahat. Kung hindi dahil sa inyo, ay wala rin kaming magagawa. Kaya salamat sa patuloy na pagsuporta sa aming mga video, pag-share, at pag-subscribe. Salamat po. Hindi lang kami magtagal na, ha? Sige po, sir. Sige. Salamat po talaga, sir. Ingat po kayo. God sige. Bless po. Ikaw, Teddy, dito ka na lang. Ayan po ang tindahan nila. Pasilip muna tayo ng tindahan. Wow! Bago tayo magtapos. Kahapon, nabili po siya ng bigas dun sa eskwelahan. Tapos nag-ano po siya ng mga kilo-kilo. Sir, kasi wala siya. 5 kilos? Ayan o. Ayan. 5 kilos tonight? 5 kilos po. May 4 ka rin pala dyan, oh. Meron siyang 25. Kahapon po ito, sir. Oo. Isang ano, yun po. Mas mabenta ang bigas talaga. Oo, kahit saan mang baryo. Everyday kailangan. Oo, yun talaga ang ano ng mga tao. Magkano yung 5 kilos mo na? Yung 5 kilo yung benta ko dito ng store. 280, okay. Oo. Maganda yung ganyan. Tapos may ganta. Mindoro rice, star rice, Mindoro rice pa pala ito. Diyan ko, diyan yung binili sa may ano tindahan. Oo. Pero alam mo, mas makakamura ka sa ganito. Kilohan lang kailangan. Mas kikita ka. Yung ganun na may naka 5 kilos na, may kita na yun sila eh. May patong na yun. Pero sir, pag isang sako kasi, ang ano ko dyan, pagantang-gantan, 300 po talaga yung tubo ng isang sako. 300 po. Tapos i-minus ko yung pamasahe doon. Makakatubo rin naman. May 220. Pag naubos. Pero mas ano talaga, pag save talaga pag may motor. Kasi yung bawa, like 5 sako, magkano po talaga yung pamasahe doon. So sa isang araw, may kung magpunta ka doon, may motor ka, ilagay mo lang sa likod, dalawang sako, okay na, mga karton. Banda mo rin, lagyan mo ng ano, sidecar. Ano lang yung sidecar na? Hindi makatukad dito. Yung sidecar, mahirapan. Hindi, yung ano pala, kargadera. Lagayan ng mga... Tinatali lang nila yun. Oo. Maganda rin yun, magaling mga tao dito. Kahit sa amin, yung mga tao doon, yung mga saging dito, uhuling, ganyan, no? Sos,
Kahit nga sa Libakaw, di ba? Oo, Patimoton, sa Libakaw, ganun din. Sa Madalag. Basta sa mga baryo, masanayan sila. Tapos ka, ano, Linggo ng gabi, ubos na yung mga ulam namin. Kapong bili naman. Kaya sabay-sabay po ang ano ni Bernard. Kaya sabi nga ng mga sa kanya, syempre naka-uniform siya mamili doon sa tindahan. Talagang ano siya, talagang ano, mapagtiwalaan kasi si Bernard. Nilista ko lang yung ano dyan, talagang bibili niya po. Tsaka matyaga. Yun ang kaya importante. Ito kahapon, dami na itong... Puno ano, na naman ito. Ay, bagong puno nga, bili niya kahapon, ubos kasi yung ano ng puno. Yan ang mabenta dito, sir. Ayun. Kaya yung ano, yung tubo niyan sa isang balot, isang tunga sa kilo, nilista niya kung magkano yung tubo sa isa. Tapos, idagdag naman doon sa ano, makabili ng isang balot. Yung tubo doon, dagdag na naman ng isa. Ah, masinop. Masinop talaga. Magaling, magaling na bata. Kaya puno ang tindahan. Kaya pag may kita siya na ano dyan, bili agad niya yung ano niyan. Araw-araw. Kasi lagi naman siya sa school. Ayun. So habang, kaya kahit kayo, habang naghihintay ng bibili, sige naman, nagninito naman si mister mo. Pag walang, ano, walang, kasi on-call man to si mister niya. Kung wala siyang ginagawa. Kung may magpatrabaho sa bukid, yan, nagtrabaho siya. Pero pag wala, dito siya. Wala na siguro kayong tulog-tulog halos eh. Wala. Ano na, sa last days, ganyan magawa. Oh. Minsan madaling araw, gising na. Yan ang ginagawa namin. Sige nang nito. Sayang kasi sir, yung pagkakataon na may nagtulong na tapos hindi pa namin pahalagaan. Kasi kami lang itong pamilya na talagang tutuksan nito. Ang iba dito kasi, mga kapitbahay namin, hindi sila yung tutuksan nito talaga na. Sideline na sila yung sa kanila. So sideline lang. Kami kasi sir, dyan na po kami, kumbaga dyan na po nabubuhay. Dyan kami kumukuha ng pampaaral ng anak ko po. Kaya laking pasalamat ako sa inyo tsaka kay Ma'am Pitts na nag-handle lang nito kasi tuloy-tuloy po yung order. Opo. Ayun, yun, importante. Nag-send na kahapon yan ng mga orders. Na-send mo na kahapon mga orders? Napak. Napak na? Ngayon palang isi-send? Ngayon lang nakompleto yung ibang details ng pagsisendan. Ah, I see. Okay, sige. Sige na, hindi na kami magtagal, sige, ha? Sir, salamat sige po talaga, sir, sa inyo. God bless po sa inyo. Opo. Sige. Bye-bye, mga kapobs. Thank you, thank you.